Hello guys, mag prune tayo na magpruning tayo ng ano ng ito sili, siling tumpok para siyang ano, para siyang siling labuyo. Ito naman yung siling mahaba na di maanghang at saka yung banana paper. Ito na yung batch 3 ko na i-prune natin. Yung ano, yung iba na prune ko na siya. Ito na prune ko na siya. Oh. Kaso hindi ko lang siya, hindi ko siya na prune lahat kasi gusto ko siyang i- video. So i-prune na natin. Kailangan ko pa yung prune pagigan. Dry, dry na. So i-prune natin to siya lahat. Ito yung pinakadulo. Nakadulo kunin natin. Ito. Ano lang yung hindi naman siya mahirap i-prune. So, basta yung pinakadulo, mag-ano lang kayo. I-cut nyo. Yung pinakadulo lang natin ang ating utulin. Ayan siya. Ito na yung kasi yung iba ano ko na sila, na-prune ko na sila. Ito yung implant ko po, ang dami na niyang sanga. So sana magkaroon siya ng maraming bunga at maka-harvest ako ng sakal. Harvest. Tapos ito naman yung ano ko, yung naman yung bell paper ko. Ayan o, nagkaroon na siya ng sanga-sanga. Ayan, ito siya, ni front ko talaga siya. So maaga siya nagkaroon ng sanga-sanga. Ayan, sana maka-harvest ako ng marami. Siya. Ayan yung banana paper ko. Ayan o. Yung sanga-sanga niya.
Is it? Ano? Ano siya? Pipi ko. So, ready to plant na siya. Tapos, at saka ito yung mga tanim ko na ready to plant na. Ito yung bell pepper ko. Ayan, na-prune ko na yan. At saka ito yung talong ko. Na-prune ko na siya. Ito yung bago. Bago pala na tanim. Yun yung ano yung bagong bili ko lang kasi yung Pinoy talong. So, humabol ako. Sana, before mag-May, malaki na siya. Ayan, itong grow lights ko, bago pa lang to siya. In order namin. Ito yung okra, tsaka Pinoy talong, at tsaka, ano, ampalaya. Ayan. Tapos ito, ito na yung mga bago pa. Bago. Tsaka ito na yung ano, medyo-medyo, mga April siya. Ilipat ko siya April. Talong siya, talong. Tsaka ito naman yung banana paper. At tsaka ito yung tomato. Mahaba na siya. At tsaka ito yung aking ampalaya. So, lahat sila nabuhay. Lahat yung kinanim ko, nabuhay sila. So, mga 36 pieces. At tsaka may 36 pieces pa doon sa kabilang bintana. So, marami kami, ready na silang ilipat. Meron pa sa kabilang bintana, di ko na maano. So, dito na lang. So, yung talong ko, 8 varieties ito. At saka nadagdagan ng isang Pinoy. So, 9 varieties na. So, meron na akong nilipat sa pots. So, malaki na sila. Ayan. Mabilis sila lumaki pag ano, pag sa bintana lang ilagay yung sun talaga na ano ba. Tapos ano sila, hindi sila ano maano sila healthy, pero yung tangkay nila parang hindi matibay, kaya ito nilagay ko siya sa grow lights para matibay yung ano nila, yung ano nila ba, yung pinakapuno. And ilagay ko sila after dito sa ano, sa grow lights. Pag malaki na, medyo malaki na yung puno nila at saka healthy na yung dahon, pwede ko na sila ilipat sa ano, sa may bintana para lumaki. Ito yung grow lights kasi pampalaki ng leaf, pampahilti ng puno ba. Saka hindi kaya, para hindi siya kayang tibagi ng ano, ng hangin. Pag meron pa naman ditong ano no, a weeder na mga May, na grabe ang lakas ng hangin. Basta mga May, marami siya mga flies. Siguro sa inano ko ba, sa inapply kong, may inapply kasi akong organic fertilizer, yung fish siya. Inapply ko, kaya marami siya mga flies na lumilipad. Ayan, tanim ko. Sana makaharvest ako ng marami. This time, siguro, makakain ako sa tanim ko. Last year, hindi. Kasi hindi ako nag-grabbing ng ano, ng gulay last year. So, hindi ako nakatikim kahit ampalaya, kahit isang pirasong ampalaya or isang hiwa, hindi ako nakatikim. Siguro, eggplant isang basis lang. So, this year, medyo nag-grabbing ako ng ano, gusto kong yung ano, bakari-kari. Maganda yung light na nabili namin, no? Kasi mura siya. 4 pieces for 49. 49 ba yun? Basta 4 pieces siya. So, ayan na siya. Sa kabila naman, meron doong pipino, meron doong melon, at saka upo, at saka kalabasa. Ito yung kalabasa ko na bagong, hindi siya kalabasa, parang cucumber yata ito. Parang kalabasa, oo, kalabasa ito. Basta meron akong dinanim na kalabasa, at saka ano, cucumber, melon, at saka, yung isa, nakalimutan ko anong pangalan ng tawag doon. Lupa guard, yung ganun. Ayun.
So guys, thank you for watching. Comment down below para mabalikan ko kayo. Salamat. Bye bye. Ingat kayong lahat. Tiyan.